Kamusta mga tol? O ano, nakita nyo na yung midrange si David West, di ba? Alam nyo tapos niya? Eh di pa, dito naman tayo sa kakaibang galawan ni David West. Itirahin na natin yan, pero bago yan, hatsara muna tayo, focus lang sa goal. Last time yung pinakita natin yung mga matik na jumper talaga nito sa top, ganyan, tingnan nyo oh. Pati sa wing actually matik din eh no, 61% pa nga sa kaliwang wing, ang taas talaga eh. Tapos sa side matik rin to no, although hindi siya ganun karami tumira dito sa side. Pero hindi naman talaga yan, puro midrange lang mga tol eh. Meron niya kakaibang floater eh, tingnan nyo oh, harip na yan. Kung mapapansin nyo mga tol no, hindi ito yung conventional na floater yung maayos. Etong kanya, ewan ko, hirap talaga explain eh. Medyo weird kasi talaga para sa akin eh. Tapos iba-iba pa yung forma ng floater niya, kita nyo oh. Yung iba pa nga ginagawa niya, isisingit niya kahit saan, basta lang maitira niya. Pero mapasok naman palagi, eh, weird talaga eh, no? O yan, o, tingnan niyo mabuti, o. O, tingnan niyo pa paano niya tinitira, para pa fade away na one hand floater, kakaiba talaga eh, no? O, ito pa, tingnan niyo kasing mabuti pag binitawanan niya. Tabingi yung katawan, tabingi yung kamay, para tira pang bata, yan eh, o, pero pasok palagi yan, ha? Ang hirap bantayan niya, mga tol, no? Si Doraemon nga, yan, tingnan niyo, o, parang baliwala, hindi pesa ni Doraemon eh, o. Sa totoo lang mga tol, ang pinakamalapit na naiisip ko dyan sa ganyan, naalala nyo ba? Yung tira ni Mac Cardona, di ba parang ganyan yun eh. Mas maganda lang ng konti, tignan nyo kay Cardona kaysa dyan eh. Eh kasi itong kay David West, parang bata talaga, maiba to na lang pataas kahit paano. Well, hindi naman talaga pagandahan ang forman laban, di ba? Hindi naman ganun eh. Kahit ano pa yung itsura ng tira mo, mukhang banuman yan o kaya mukhang tangaman yan, ang mahalaga, pasok pa rin, 2 points pa rin yun eh. Oh, ito pa, tingnan nyo, oh. Puro pang gugulong talaga inuuna eh, no? Tapos basta maiba ito nalang tirang bahala, pataas kahit paano yan, pasok naman. Tsaka yung ganyan mga tol, talaga mahirap bantayan yan ganyan. Kasi nga, iniiwas talaga niya yung bola sa depensa eh, magulang pa maglaro eh. Oh, ito, last na to ha. Panoorin nyo mabuti ha, tirang bahala talaga yan eh. Pero yun, naawa pa nga eh, oh. Tapos sa mga poste mga tol, meron siyang ganito oh. One dribble by the way, honey, papatay ka dyan. Parang style Lewitsky mga tol, no? Ang pagkakaiba ng tingin ko, parang ang ginagamit kasi ni David West pag tumitira na siya, dalawang paa eh, no? Si Lewitsky isang paa lang talaga eh. Pero tingin ko halos parehas na talaga yan. Although mga tol, hindi naman talaga itong madalas niya ginagawa. Yung madalas niyang gawin sa poste ay ganito. Haharap na lang sa'yo, tapos titirahan ka ng harap-harap. Ang bastusan, walang ganyan eh, oh. Bastusan talaga eh, no? Partida ha, sobrang baba pa ng tanong niya ni David West. Halos dito matanong niyan, di ba? Parang ganito, oh, ano, 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 gusto mo kumain ng siko? Sige, lumapit ka, oh, titira ko na lang pala. Ganun eh, no? Walang ganyan eh, no? O, okay, ba, tingnan niyo mabuti ha. Parang may steps na sinusundan eh. Tanggap, kalog isa, kalog dalawa, tapos titira na pa banda, hanip ka na tol. Medyo iba to ng konti dito sa ganito oh. Biglang harap tapos tira na pa by the way ng konti, eh, patay ka dyan. Mababa man yung talon niya, pero hindi talaga siya nabubutata eh, no? Ayun, hindi tuloy makapaniwala si Doraemon eh, nashoot pa rin eh oh. It just shows yung grabbing confidence talaga ni David West sa mga jumper niya. Actually, nag-turn around by the way pa nga rin yan dyan, tingin nyo oh. Pero bihira lang niya ito gawin ha. Hindi ko alam kung bakit niya bihira lang ito ginagawa eh. Baka siguro kasi yung pwesto niya, sa labas siya palagi nakapwesto, di ba yung una natin pinakita, kaysa dito sa poste eh. Pero kung ganyan kakashooter no mga tol, eh talagang napakagandang armas yung turn around by the way na ganyan. Kaya kasi Jotan ganyan tinitira eh. Kahit actually pag sumalaksak siya na ganyan, tingnan nyo oh, napunta bigla sa turnaround by the way oh. Pero tingnan nyo mabuti mga tol, parang sobrang hirap talaga nung kanya eh no. Ibang iba kasi talaga yan kumpara kina Jordan dati mga tol. Kasi eto, ang baba talaga ng talon nito, tapos by the way na ganyan, mahirap talaga yun. Parang medyo pinituloy kung titignan mo yung tira eh no. Pero pumapasok naman palagi, di 2 points pa rin yun. At panghuli mga tol no, eto si David West ha, napakahilig talaga gumamit ng wakali. Eh tingnan nyo, wakali eh oh. At dito na sorpresa ako mga tol, kasi ikaw kung shooter ka, syempre gagamitin mo palagi yung kanang kamay mo, yung palagi mong pantira, yung nagiging mong gagamitin eh. Tapos kanina pinakita natin, meron pa siyang floater na kakaiba, di ba? Tapos meron pa siyang wakali na ganito, nice naman tol. Ayan mga tol, oh, panoorin nyo lang mabuti ha. Kayo ba mga tol, tumitira ba kayo ng ganyan, wakali na ganyan? Ako kasi hindi eh. Sa layup ko lang kadalas ang ginagamit yung wakali ko eh. Pero mga tirang ganito, eh ibang usapan na to eh no. Ito yung ganda tingnan nyo oh, kadalasan kanan pa rin sa akin yung ganyan eh. Kayo ba, kaliwa ba sa inyo yan? Sa NBA ngayon mga tol, kadalasan yung nakikita yung ganyan, gumagawa niyan, si The Megastar Kyrie Irving. Actually, maganda naman talaga matutunan niyang ganyan, para meron ka protection palagi sa bola, di ba? Pero ito mga tol ha, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi pa kayo magaling sa kanan nyo, eh kanan na lang muna yung improve nyo talaga. Pag magaling na yung kanan nyo sa mga ganyan tira, sige, tsaka mo practice yung kaliwa mo, pwede na yun. Unless na lang siguro kung tambay ka, wala kayong ginagawa sa buhay, ba? Kung di ba basketball yung basketball, eh siyempre, practice mo na yung kaliwa mo. Gusto mo kahit pa mo, gamitin mo na pang tira, practice mo na rin, bakala ka sa buhay mo.